Good morning! My name is Joyson Villafuerte Urban and nandito ako ngayon para i-share sa inyo kung gaano ako natulungan ng ating amazing Varley. Well, exactly 1 year ago, last February 12, nagkaroon ako ng bacterial meningitis. No idea kung ano yung cause, pero nung time kasi na yon, nagkaroon ako ng mga symptoms ng parang trangkaso lang. So, akala namin trangkaso lang. Nag-chills ako, sobrang taas ng fever ko. And then, ng second day, nag-shutdown yung brain ko. Yun pala, ganun na kalala yung condition ko. Luckily, nadala ako sa hospital ng husband ko together with my friends. And nung time na yon, sobrang natakot din ako or natakot sila kasi akala nila totally mawawala na ako. Pero thank God kasi within the day, nakapag-respond naman ako ng maayos. So, dun sa case ko, ang nangyari, bale, akala nila totally hindi na talaga ako makasurvive. Pero, sobrang laking natulong sa akin ng Varley kasi prior to that, nagtitake na talaga ako ng Varley. And then, ang maganda dun, ang nangyari sa akin is, sabi ng doctor, divine healing yung nangyari. Kasi, imagine, less than 24 hours nung nadala ako sa hospital, nakapag-respond ako agad, nakausap ako agad. Doon nung time na yon, wala akong maalala. Totally, wala talaga, as in zero yung memory ko. Even yung name ko, hindi ko matandaan. Name ng husband ko, hindi ko matandaan. Name ng baby ko, hindi ko matandaan. So, nung time na yon, nung nakakapagsalita na ako, unti-unting bumabalik yung memory ko through my husband. And then, after 2 days, ang nangyari naman sa akin is yung right eye ko, nag-cross eye naman siya. So, akala ko that time, nagugutom lang ako kasi sa sobrang dami na naka-inject sa akin, may NGT ako, may catheter ako, lahat ng apparatus nakapasok sa akin. So, akala ko that time, nagugutom lang ako. And then, nung dumating yung doctor ko, sabi ko, Doc, parang naduduling po ata ako. So, ayun, nag-start na siya, nag-cross na yung eye ko, yun pala. Parang yun ay naging cause na rin nung nangyari yun. And then, after that, for how many days, continuous akong pinatake ng husband ko nung Varley. Though, nahuli kami nung nurse, nakita niya kasi na meron box ng Varley doon sa may table. And then, pinagsabihan siya nung nurse na sabi niya, Sir, kung meron po kayong pinapatake sa patient, hindi po recommended ng doctor, please stop it po kasi baka magkaroon ng complication. Pero dahil sa alam namin kung ano yung power talaga ng Varley, pinagpatuloy namin ng patago. So every morning bago ko pasakan ng gamot, injection na ng gamot, pinapatake niya ako and then bago ko matulog at night. So sa sobrang ganda talaga ng Varley, few days lang nakakatayo na ako, nakapaglakad na ako, which is very unusual sa case ko kasi sabi nila 2 to 3 lang out of 10 yung nakasurvive. And I'm very lucky dahil isa ako dun sa mga nakasurvive na yon. And sobrang lucky kasi si God inintroduce sa akin yung Varley. If not because of this Varley, possible wala na ako ngayon. And then ang sobrang bilis ng recovery ko, 8 day pa lang, pwede na akong lumabas ng hospital. And then malabot lang kami ng 11 days. Pero, in the span of time, 3 weeks akong duling yung eyes ko. Pero, maganda naman doon, after 3 days, nung bumalik ako sa doctor, since yung doctor ko doon sa hospital na pinag-confinan sa akin, in-advise ako na pumunta ako sa isang neuro-opta. And then yun, after 3 weeks, that was March 5, pumunta ako doon sa opta, o neuro-opta na sinuggest ng doctor ko. And then, siya mismo nagtaka, ay nagtanong, sabi sa akin, sigurado ka bang nagkaroon ka ng meningitis? So at that time, parang na-curious din ako. Sabi ko, bakit kaya ito nagtatanong? Tapos sabi niya sa akin, kinunan ka ba ng sample sa spine? Sabi ko, hindi po, Doc. Tapos kinakabahan ako nun kasi baka mali pa yung diagnosis sa akin, di ba? Pero yun nga, sabi niya sa akin, kasi parang hindi ka nagkaroon ng meningitis. Imagine, sabi niya sa akin, sa case ko kasi, it's either kapag nakalabas ka ng hospital after meningitis, it's either coma ka or gulay ka talaga.
Pero dun sa case ko kasi, nakakalakad na ako, nakakarga ko na yung anak ko, normal na, as in normal na. And then, yun nga, after 3 weeks, bumalik na rin agad yung eyes ko. So, sobrang bilis lang ng recovery ko, wala pa siyang 1 month. Yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko dito, yung mga business partners natin, sobrang na-amaze din sila sa bilis ng recovery ko. Kasi may mga kasama rin tayong mga nurses dito na nakapagkwento sa akin before na pag ginahandle lang doon nila yung mga ganun, mga case ko rin, meningitis. Yun nga, pag nakalabas doon ng hospital, sobrang daming maintenance na gamot. Pero yung sa akin kasi, yung lumabas ako ng hospital, Caltrate lang yung in-advise sa akin ng doctor ko, which is sa bones lang. So, sobrang amazing lang din talaga. Kasi, imagine, sa isang napaka-critical na sakit, which is yun nga, meningitis, eh na-survive ko rin siya, na akala ko mawawala na ako, akala ng mga tao sa paligid ko mawawala na ako. Pero luckily, sobrang thankful ako kay God kasi ginagamit ko siya. And living testimony rin ako na kung gaano talaga ka-powerful yung green box na to, yung laman ng green box na to. Kasi until now, I am one year after nung nangyari nung incident last year. Eto ako ngayon, alive and kicking, sobrang healthy, and continuous na rin ang nagtitake ng bike. And sobrang blessed din kasi nakakapag-share din ako ng testimony ko dun sa ibang tao na may case din na nangyari din sa akin, or possible, mas maganda nga na nakakapag-prevent din. Kasi ngayon, hindi natin talaga alam kung ano yung mga sakit na pwede natin makuha, and hindi rin sa age yon. Kasi marami ng mga bata ngayon, mas bata pa sa akin, na nawawala na, nagkakasakit, at yung mga instant na sakit na nagkakaroon sila because na rin sa lifestyle. So, sobrang laking bagay na gumamit or mag-take nitong Barling na to kasi sobrang nakaka-help siya na makapag-protect or makapag-boost ng immune system, which is makakatulong sa atin para maprotektahan tayo sa kahit anong sakit. So, yun lang. Hopefully, makapag-inspire to and makatulong din sa inyo yung testimony ko. And to God be the glory. Thank you.